Hi, I am Hermy and I am just a simple YouTuber. Fast approaching na po ang coronation ng Miss Universe Philippines at ang mga YouTuber ay they are giving thoughts sa kanilang top 5 final predictions. And naisip ko rin, why not share my own honest opinion and yung aking thoughts dito sa candidates. Yes, ito po ay hindi based sa comment ng iba, hindi based sa ayusin natin ang camera. Ayan, hindi ayon sa influence ng ibang commentators, kundi this is just my own. So, well, punta na, diretsahin na natin, guys. Diretso tayo sa honorable mention. Ito yung mga recognitions muna. So, in this 2021 edition ng Miss Universe Philippines, this is the second year na hawak ni Shamsi Supsup ang franchise ng Miss Universe Philippines. And to Shamsi, I have met her personally. May picture kami together. It was the time na contestant siya before sa Binibining Pilipinas, contestant siya. At siya yung napili that year. We were in Sofitel. Yun po, na-meet ko siya. Ginawa ko pang profile pic ang aming picture magkasama. So, going to the honorable mentions, diretsuhin natin to. Well guys, honest opinion po ito. We are entitled to our honest opinions. I hope na wala pong friends tayo. Peace. So, meron lang akong i-commend na isang candidate na nakitaan ko ng perseverance despite of the criticism, the bashings na natatanggap niya siguro. Nakitaan ko siya ng determinasyon. Ang taong ito ay masasabi kong baguhan man siguro sa pageant industry, pero siya po ay palaman, no? And I can say that if she's going to be a politician one day, for sure, congresswoman ito, maybe to a higher, maaari pang maging senador. The way she speaks with her heart. At she can really connect to people when she speaks. So masasabi mo kasi ang tao, for me, no, masasabi ko yung laman ng utak ng tao, yung kanyang attitude somehow, by the way she speaks, and she really connects. And the one I'm talking about is none other than Kises de Lavin. Ayan, from Masbate. By the way, my father used to stay in Masbate, and gusto kong makarating ng Masbate. Wala na nga lang si Papa ngayon, no? My father used to say na, "Mi, punta tayo ng Masbate sa may placer." Gusto kong madala kita kung saan ako madalas nangingisda. But I have never been to Masbate until now, no? So, I hope, Kises, pag napanood mo to, dalhin mo ako dyan together with my singing group. Mag-concert tayo dyan, okay? So, Kises, congratulations for the determination. Yan lang ang masasabi ko na nakikita ko talaga na saludo ako sa'yo. Yung attitude mo, yung in this participation of yours sa Miss Universe Philippines, masasabi ko na you have shown kung ano ang meron ka. And you have been an inspiration to many. We can't deny that. Pagdating sa fan base, talagang maraming fans. And I can say that people like Kises not because of her physical attributes, kundi siguro because of her heart, her kindness. And at the same time, she's pretty. We can't deny that. Sa iba pang ating honorable mentions, Siargao Island. I was so surprised na with a cute, what do you call this, cute lady, no? Sabi kasi ng kapatid ko, how can you differentiate woman from a lady? Well, a woman is just, she's a female, no? But a lady is a cultured woman. Yan daw ang difference ng woman and lady. So this lady, masasabi ko na she's petite, yes, pero wow, when she speaks. Kaya naman, no wonder, 100 ba yung mga pinagpilian? Pumasok siya dito sa mga
final batch. So, despite of her, you know, being petite, masasabi nating pumasok siya because of her, yes, yung beauty niya, at the same time, yung kanyang stored knowledge. Grabe. Sa kaya nung napanood ko siya sa kanyang interview, wow, magaling siya magsalita at talaga namang saludo tayo dyan pagdating doon. So, Siargao Island, no? Siargao Island, I've been to Siargao way back mga 3 or maybe 4 or 5 years ago. Napakaganda ng lugar, no? Very peaceful at how I wish I could go back. So, next is Mandaluyong. Ang Mandaluyong hindi masyadong napapansin sa mga reviews, sa mga being favorite. Pero kung titigan mo, may ibinubuga ang kandidatang ito. Talagang palaban pagdating sa physical features, at the same time yung dating, malakas ang dating. So, Miss Mandaluyong. Okay, next. Ito naman yung mga nakikita kong facially magaganda, no? Punta tayo sa nagagandahan ako. Yung unang tingin pa lang, wow, maganda siya. Okay? So, mga honorable mentions tayo, guys, no? I hope na mga candidates, despite of the pressure, sana naman kahit small YouTuber ako, mapansin ninyo itong aking video at somehow makapag-boost sa inyong confidence at makapawi sa inyong mga pagod for the rehearsals, no? At the same time, yung pressure. So, ito na ang masasabi ko. Punta tayo sa mga nagagandahan ako sa mukha. Ayan. Well, una rito sa aking listahan, Misamis Oriental. Ayan. Para bang nakikitaan ko to ng itsura nung Princess Diary ba? Si... nalimutan ko. Basta yung kilala nyo yung kung sino yung tinutukoy ko. yung artista na Hollywood actress, yun ang nakikita ko sa kanya. Maano siya, maganda. Not because na lumaki ako sa Misamis Occidental and we are just near. Kundi, she's not that tall, pero masasabi ko proportion siya. At the same time, mapapansin mo talaga yung ganda ni Misamis Oriental. Ayan. And next, sa magagandang nakikita ko, isa pa sa aking napansin ay Aklan. Ayan, Aklan. So, ang Aklan ay, tignan mo yung kanyang features ng kanyang mukha. No, if I'm not a Filipino, titignan ko siya, the way she smiles, yung basta yung feature ng kanyang mukha, she's really beautiful. At pang masasabi nating pang cover ng magazine, at saka mapahaba man yung buhok niya, mapa short hair, ay bagay kay Miss Aklan. So, Miss Aklan, stay humble at well, for me, I find you beautiful, no? Hindi lang naman ako nakakapansin dyan, for sure. Marami rin may paborito kay Miss Aklan. Yun ang mga napansin ko sa mga nagagandahan ako sa mukha. Well, okay, tuloy tayo, guys. At ito na. This is the second year na hawak ni Shamsi Supsup ang franchise ng Miss Universe Philippines. You know my thoughts, guys, kung bakit napili ni or ng organization or ng judges, maybe si, I don't know if she has the influence also to choose Rabia, no? Kasi may mga judges naman nun. Pero Rabia gave the best interview. Naisip ko lang din na why she won. Na during the time of Shamsi kasi, I don't know if it has something to do with it. Kasi may mga judges naman. Pero during the time of Shamsi, when she competed sa Miss Universe in Brazil, actually for me, she gave the best answer, Shamsi. Pero ang nanalo ay Angola. For one reason,
Angola is very, very pretty. She's cute when she smiles. Contagious yung smile niya. At facially, napakaganda ni Angola. So, sabi ko, siguro, nagustuhan din ng Miss Universe Philippines na itong si Rabia. Kasi, although she's not that tall compared to the other candidates, pero facially, meron akong review na ginawa din sa past Miss Universe edition. At si Rabia ang napili kong most beautiful when it comes to facial attributes. At siguro, naisip din ni Shamsi na I don't know if it has something to do with the judging, no? Kasi may mga judges naman. Pero kung ako lang siguro si Shamsi, may iisip ko rin na I have to choose someone na cute, na magaling magsalita, and like Angola. At yun po si Rabia. Kaya na napili niya to represent, no? Lalo na kauna-unahan niyang paghawak ng Miss Universe Philippines franchise. Ngayon, aminin din naman natin, when Rabia was sent to Miss Universe, siya po ay somewhat kinabahan din. At aminado naman siya dyan na parang, aminado ba siya doon? Basta, ako nararamdaman ko na may kaba siya, no? May kaba siya. So, this time, what I'm trying to say is, for the second year, nahawak ng Miss Universe Philippines ang franchise. Well, Shamsi ay talagang gusto niyang pumili this time ng taong subok na siguro. At talaga namang masasabi nating kahit na ipagtapatan mo or itabi mo sa mga Latinas, itabi mo sa ibang mga candidates, masasabi mong hindi dihado. No, at lalo na pag bumuka ang bibig, ay talaga namang masasabi mo, wow. Totoo naman yun, no? pag ang tao ay maganda, tapos magaling pang magsalita, lalong gumaganda. Agree with me? Ayan. So, baka masabi ko na kung sino. ito na ang aking top 5. Ayan. Well, with the short review sa kanila din, ang masasabi ko ay ang fifth place ko na sana mas tumaas pa ang kanyang pwesto kung sana dinagdagan lang ng energy ang kanyang mga performances at masasabi ko rin na sana ay parang alam mo yung umaariba, alam mo yung word na ariba. Ayan. So, for me it's Laguna. Leren, fan mo ako. I find you really beautiful facially, at the same time you're so tall, proportion yung katawan, at siguro kung talagang nadagdagan lang yung mga yung energy na tinatawag, no, yung parang papasok pa lang, parang wow, parang ganyan, parang may kulang talaga, Leren, no, may kulang, sana madagdagan lang. This is not to criticize, this is a constructive comment. I wanted you to win, no? Because when your picture was posted in New York, masasabi natin you are ikaw ay halimbawa sa mga Pilipinas kung gaano kaganda ang Pilipina. So ibig sabihin, mukhaan pa lang talagang may sinabi, no? Kaya Leren, dagdagan mo lang, if sana yung energy na hinahanap ko bilang observer ay nakita ko talaga, well, you could have placed higher, no? At sana mapanood mo ito before the finals, at things are still possible, no? Masasabi ko. Kaya Laguna is my fifth place, Leren. Although, for me, she has the best facial asset in this batch, Laguna. So, next, ang fourth placer natin. Nung una, hindi ko masyado paborito. Kasi parang medyo cute, medyo petite, no?
parang kasi pag sinabi nating Miss Universe dapat tall, long-legged, tapos alam mo yun, yung parang fierce na tinatawag. Pero itong tao na ito, nakikitaan ko siya ng pagiging natural. Habang pinapanood ko siya katagalan, hindi ko siya paborito talaga nung una. Parang she grows deep within sa akin na sabi ko, pwede ito. Kung ito man ay pinadala din, masasabi kong may sinabi. So, I am talking about Pangasinan. Pangasinan, Maureen. Well, winning the Asia's Top Model and being the first Filipina to won the title ay hindi mo yan mapapanalunan kung ikaw ay hindi strong emotionally at wala kang mga alam na mga strategies. Talagang kaya mo yan napanalunan dahil meron kang baon-baon na strength deep within you. At isa pa sa nagustuhan ko kay Pangasinan ay when she walks, makikitaan mo yung gusto ko kasi yung sa dami-dami ng camp ngayon, no, yung mga nagtitrain na mga beauty queens, parang alam mo yung mga aral na, alam mo yung mga ito nag-aral to, ganyan. Pero when you see Pangasinan, she's natural, the way na lumakad siya, masasabi mo, yung masasabi mong babaeng-babae kung naglakad. That's how I see Pangasinan. So, hindi kailangan mag-effort na kailangan mag-fierce. Kasi, paglalakad pa lang, ito yung makikita mong naglakad na mapapalingon ka, uy, sexy. Ayan. So, si Pangasinan yan. Ang advice ko lang kay Pangasinan, I don't know about the hair, no? Hindi ko alam kung sinadya, pero parang medyo dagdagan lang yung sa buhok lang. Yun lang napansin ko na ano. Pero facially, well, she's cute. At the same time, she smiles good. Yung pagiging gentle niya nagra-radiate sa kanyang personality at nagko-coincide how the way she walks. Ang alam ko, matalino din ang taong ito. So, fourth place ko is Maureen from Pangasinan. Okay, punta tayo sa ikatlo. Itong ikatlo, hindi ko masyado ito napapansin nung una. At parang ordinary lang siya sa akin nung una. Pero, nung makita ko sa preliminary, uy, ito yung hindi nagpapanerbiyos na tao. Ito yung pag naglakad, lalo na nung sa swimsuit round, nakitaan ko siya ng kung baga sa kulog, dumadagundong habang naglalakad. So, sabi ko, parating pa lang, wow, parang mapapaganyan ka. So, ito, I am talking about Cebu City. Yes, Cebu City. Dalawang Cebu, di ba? I am talking about Cebu City. So, if it's from Cebu, it must be good. Tama ba? Not just because I'm Cebuano, maayong udto sa inyong tanan because I'm doing this lunchtime. Maayong udto sa inyong tanan, mga Cebuano, o maayong gabi kung kailan niyo ito napanood, maayong buntag. Cebu City. When she smiles, okay. Facial features, okay. Okay. Wala akong maraming masabi, kundi yung personality niya ay strong. At the same time, hindi, wala kang nakikitang takot. No? Parang ito yung sinasabing, I am a voice instructor, I am a voice coach. So, ito yung sinasabing, it's now or never. Dapat kung kakanta ka, ay lagi mong isipin na wala ka dapat what if. Sana ginawa kong ganito, sana ginawa kong ganyan. At nakikita ko yung performance na yan kay Cebu City. Na talaga namang ibinibigay ang lahat at nakakonect ka naman. Ayan. So, congratulations Cebu City. You've made it to my top 3. Ayan. So, hindi natin alam kung ano pang surprise na pwedeng mangyari with Cebu City. Okay? Now, itong dalawang to, alam kong maraming last 2 na tayo. Second place and first yung Miss Universe Philippines. So, top 2 ko mga kaibigan.
medyo sa totoo lang sumasabit talaga sa isip ko yung number 2 na ito, na kung ito man ang ipadala ay wala rin akong masabi. I know she will really do good. At masasabi ko na tayong lahat ay walang masasabi if she's going to be the representative of the Philippines. So, ang masasabi ko, sana kung hindi man siya ang mapadala this year, huwag nang magpa-contest next year. Siya na lang yung kunin at ipadala, no? I guess this is her first, ayan, alam niyo na kung yun ang kinikwento ko siguro. This is her first national pageant, no? Pero siya ay undefeated beauty queen na tinagurian. Wow, all, alam na natin lahat. She's Steffi. Ayan, si Steffi from Cebu Province. So, duha ka Cebu ang nagsunod, no? Third or second. Well, it's not because I'm Cebu. I can speak, I am a Cebuano speaking, pero yan taga, talaga ay according to my honest reviews. Well, Steffi, masabi ko lang, you really know how to play your game. Yung mga pasabog na sinasabi nila, yung mukha ay talaga namang masasabi mong wow, pang cover ng Vogue magazine, ganyan, no? Yung mga international magazine, pwede pang Victoria's Secret na itsura. So, ito yung mga namamarket talaga at kinukuha ang mga commercial model, yung mga ganitong mukha, no? So, talaga naman, Steffi, it's not because pareho tang Bisaya, kundi talagang saludo din ako. For me, ikaw ay number 2. And congratulations. Ito namang aking number 1. Siguro alam nyo na kung bakit, kung sino ang aking tinutukoy na number 1, but hindi ko pa nababanggit. Well, well, I will defend my reasons bakit napili ko ito. Ang aking number 1, sabihin ko na, is Tagig. Yes, Katrina Dimarana. Not because I am living here in Signal Village, Tagig City, na pareho kaming taga-Tagig, kundi nakitaan ko ito si Katrina. I have watched her video sa Supra Finals doon sa ibang bansa. At she did well. Hindi mo makitaan ng nervyos, no? And yung sumali rin siya nung 2012 ba, Binibini, nakita ko rin yung performance niya at the age of 18, batang-bata, pero she can speak well, na parang walang nervyos na nangyari, no? Kaya nga napili as Miss Tourism. Ang alam ko pinapadalang Miss Tourism ay yung talagang mga magaling magsalita who can promote the country very well. At dun siya nilagay. Ibig sabihin, she can speak well at she can be a very, very good ambassador. Ambassador, ayan. Okay, so kaya siya nilagay sa Miss Tourism. Hindi, pero I don't know if nakakompete siya nung taon na yon. Pero ang masasabi ko lang, she's a very good speaker. Kaya nga TV host, di ba, sa US. At the same time, facial features ni Katrina. Hi, Katrina. Sana ma-meet kita personally. At makapapicture man lang ako, ay masaya na ako, Katrina. Ayan. So, si Katrina ay makikita mo naman yung what I'm talking about, no? The facial features na hinahanap sa Miss Universe. Na usually yun yung mga pattern ng mga nananalo. Nasa kanya yan. At the same time, yung height, no? Makikita mo naman pag naglalakad yung mga kandidata sa Miss Universe Philippines, oh, she's really tall. At the same time, yung color, no? Hindi na kailangan magtan. Talaga namang yung kulay na ganyan ay mapapawaw lalo na mga taga-ibang bansa dyan, no? Yung iba nagpapainit pa para magkaroon ng ganyang kulay. Pero kay Katrina, natural. Ganyan ang kulay niya, pero makinis, no? At the same time, pretty talaga. At the same time, ano pa ba? Masasabi ko, hindi nininervyos. At saka yung sa prelims,
yung naka parang long sleeve siya na damit. Pag naglalakad, parang nakikita, wow, ito kung ito ay ipagsabayan mo sa mga ibang bansa at maglalakad ng ganito, hindi ito pahuhuli, no? Kaya I know if ako ang organizer ng Miss Universe Philippines this year, gusto kong sure ball talaga, no? At ibibigay ko ito sa taong subok na, at ibibigay ko ito sa taong sa paningin ng ibang bansa ay maganda din. Hindi kasi we Filipinos, maaring iba ang standard ng beauty natin, maaring iba ang standard ng ganda natin compared to other countries. Pero if she won first runner-up sa Miss Supranational, ibig sabihin, other countries find her beautiful. So ibig sabihin, dun pa lang, kahit na puro puti siguro yung judges, she will still, she will have the best chance of winning. So, those are the things that I have considered. At masasabi kong, number one talaga asset ni Katrina is hindi nininervyos. No? Kasi, as I have said, as a voice instructor, andun yung pressure, lalo na pag marami ng tao. Lahat ng inaral mong, sabihin natin, yung mga lakad, yung interview, pagdating sa maraming tao, iba na yan. So, maaring wala na lahat ng pinag-aralan mo. Pero when you are still composed sa sarili mo, kahit na under pressure ka, and you can handle the situation very well, and you can speak well, kahit na ganun ang sitwasyon, pansinin mo si Katrina, pag binato ang question, parang may iniisip niya agad at hindi siya ganyan, wala kang makitang ganyan. Diretso sa sagot at nakikita mo na talagang nag-work yung kanyang isip, at yun yung number one na asset na Katrina. Ano? For me, ikalawa na lang ang yung physical assets, kundi number one is the way she speaks. No? At the same time, yung pagkakalog niya, it helps. I know she's a very funny person to be with. Marami siyang jokes. So, makakatulong yan. To possess that good personality, friendly personality. So, for me, number one, no doubt, Katrina. So, guys, we may have different choices, pero this is just for me. And, I hope na ang choice ko ay manalo, which is Katrina. And we are also hoping for our own bets. At ano lang, sana kung sino man ang mapili ay suportahan na lang natin, because hindi lang Taguig ang nire-represent niyan, or kung Cebu province man. Well, for me, last two standing yung dalawang yan, Cebu province and Taguig. Well, alam nyo na kung sino ang winner for me. So, yun lang po, and I hope na this review of mine will boost the confidence of the persons that I have mentioned, the candidates that I have mentioned. At the same time, may siguro makatulong din sa improvement, being a neophyte YouTuber at yung maaring gusto nyo rin makinig sa mga taong tulad ko na baguhan lang sa ganito, na mag-comment ng ganito. But I'm always speaking with my heart and honest comments. Yeah. So guys, peace lang tayo. Supportahan lang natin ang isa't isa. At my prayers to all the candidates na sana walang matapilok, walang magkamali sa sagot. And yun, congratulations again to all of you for ano ba English doon? Na nakarating kayo sa finals, yun. Ayan. So, congratulations sa inyo. Alam ko, ang dami-daming pinagpilian hanggang sa nag-100, hanggang sa nag-40. Ayan. So, ayan. Congratulations. Mamahalin na rin kayo ng Pilipinas, at the same time, kilala na kayo ng mga tao, at malaking simulain ito ng inyong kung ano man ang tatahakin ng mga candidates na hindi mananalo, ay somehow, it's a good exposure
At Filipinos will not forget you. They will always remember, oy, ito naging candidate ng Miss Universe Philippines. So, puhunan na rin yan for your future career. So, take things positively and yun lang po. Thank you for being with me and I hope positive lang po tayo palagi and always pray for each other, especially sa mga panahon ngayon na mga nangyayari sa kapaligiran. Stay safe guys, let us always show love to our loved ones while they're still around. Yan lang po ang lagi kong sinasabi and always seek God first above all things. If you haven't subscribed to my channel, it's a great help for me. Subscribe naman po tayo at pindutin na rin natin yung like dyan at mag-comment naman po kayo. If I ano po ang masasabi niyo sa aking review, comment naman po kayo dyan at magsuportahan po tayo sa isa't isa. God bless guys. Bye-bye.